Maraming salamat. Maraming salamat kay Senator Grace, sa aking asawa, sa aking nanay, sa aking pong bayanan, sa mga miyembro po ng pamilya ko na narito ngayon, kay Ninang Susan, sa mga kaibigan at kapanalig na narito, sa mga kapwa ko Bicolano na pagdiriwang ang Peña Franza, sa atin pong mga kababayan, isang maganda at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Minsan ko na pong sinabi, susuporta lamang ako sa anumang magiging pasya o desisyon ni Senator Po kaugnay ng papel na gagampanan niya sa 2016 kung meron man. Para po sa akin, aantabay ako sa kanya bilang kandidato, bilang ordinaryong supporter lamang. Tulad po ng ginawa ko kay FPJ, mahigit 11 taon na ang nakakalipas. Sa totoo lang po, kontento at masaya ako sa kasalukuyang buhay ko. Bagong kasal pa ako. Simple, marangal, mapayapa at masayang buhay lang naman ang gusto ko para sa akin at para sa mga mahal ko sa buhay. Subalit sa kabila nito, meron pa rin nakapagsabi ng, sino ba yung si Chiz? Batang-bata pa, nakatira lamang sa isang townhouse sa Quezon City. Subalit, ganun na lamang kumangarap at magambisyon. Marahil po ay tama siya sa isang banda. Escudero lamang ang aking apelyido at hindi kasing bantog ng ibang mga apelyido tulad ng Quezon marahil, tulad ng Rojas o tulad ng Usmeña. Mga apelyido... Mga apelyido na naging dating pangulo, bayani o marahil mayamang pilantropo. Ang pinakamataas ng antas na halal na pwestong narating ng inyong lingkod ay pagka-senador lamang at ni hindi ko inakala noon na mararating ko yon. Subalit, hindi po ako makakasang-ayon sa isang sinabi na wala akong karapatang mangarap at magambisyon. Lalo na kung ang pangarap at ambisyon na yan ay hindi pansarili kung hindi para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Naniniwala po ako na ang bawat Pilipino mayaman man o mahirap, bawat Pilipino bata man o matanda, babae man o lalaki, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, bantog man o hindi ang pangalan, nakataniman sa Quezon City, sa Makati o sa probinsya, meron pong karapatan, kakayahan at kapasidad na ialay ang kanyang sarili para sa paninilbihan sa bayan. Wala pong iisang apelyido at wala pong iisang taong pwede mag-angkin ng lahat na magandang intensyon, lahat ng talino, galing para pagsilbihan ang ating inang bayan. Ito po ang dahilan kung bakit tinatanggap ko ng may buong tapang at pagpakumbaba ang hamon ni Senator Grace na maging katuwang niya sa landas na kanyang tatahakin sa mga susunod na araw. Ito po ay tinatanggap ko dahil buo ang tiwala at paniniwala ko sa mga katangian at kakayahan ni Senator Grace tulad ni FPJ. Nasa tamang lugar ang kanyang puso. At dahil dito, naniniwala ako na bilang Pangulo, si Senator Grace Po o GP ay magtatatag ng isang GP din o gobyernong may puso. Gobyernong may puso para sa mahihirap at nangangailangan. Gobyernong may puso para sa magsasaka, mangingisda at manggagawa kabilang ang mga OFWs. Gobyernong may puso para sa may kapansanan, sa mas nakatatanda, sa kabataan, kabilang na ang mga sanggol sa sinapupunan. Gobyernong may puso para sa lingkod bayan, pulis, sundalo, teacher, ordinaryong kawaniman.
gobyernong may puso para ipagtanggol ang naaapi laban sa tiwali, laban sa kriminal, at laban sa mapangapi. Gobyernong may puso na maghahanap palagi ng mga pamamaraan para pababain ang buwis, ang bilihin, at gayon din ang presyo ng kuryente. Gobyernong may puso para pangalagaan ang ating kapaligiran, gayon din dinggin ang hinaing ng inang kalikasan. At gobyernong may puso para tiyakin na sa pag-unlad ng bayan at bansa natin, walang maiiwan at walang iiwanan. Walang dapat maiwan sa pagyaman man o pag-asenso. Walang dapat maiwan sa edukasyon man o pagkakataon, sa seguridad man o sa kapayapaan, sa kalusugan man o sa kalayaan. Walang dapat maiwan na Pilipino at walang dapat sulok ng Pilipinas na maiwan. Hindi po pwede na pinoproblema natin sa Kamaynilaan ang traffic papunta sa trabaho at sa eskwelahan habang wala pong trabaho, habang kulang po ang paaralan sa kanayunan. Hindi po pwede na dito sa Metro Manila nagre-reklamo tayo kaugnay sa lubak-lubak at binabahang kalye habang walang kalye sa Cordillera, habang walang tubig sa ilang munisipyo sa Tawi-Tawi sa Mindanao. Dapat sama-sama. Dapat sabay-sabay. Ika nga ni Senator po kahapon, kung may iunahin man, dapat unahin natin yung matagal nang napabayaan. Dapat unahin natin yung mas nangangailangan. Ipagtitibay po namin ni Senator po ang isang gobyernong may puso sa pamamagitan ng detalyadong plataforma para sa kada ahensya at opisina ng pamahalan gamit ang taunang budget bilang balangkas nito. Ang susunod po na Pangulo kasi, maghihirang siya at magtatalaga ng mahigit kumulang 5,000 tao para sa mahigit kumulang 500 ahensya at opisina sa pamahalan. At siya po ay gagastos ng mahigit 18 trilyong piso sa loob ng 6 na taon. Ganito po kalaki ang nakataya. Kaya po para sa akin, ito lamang din dapat ang paraan, isang detalyadong plataforma para agarang matugunan natin ang mga pangunahing problema at pangailangan ng kada sektor at kada sulok ng bansa simula sa pinakaunang araw na magiging termino ni Pangulong Grace po. Hindi na po pwede sa pamamahala at pamahalan ang teka-teka. Hindi na po pwede sa pamamahala at pamahalan ang analysis paralysis. We should hit the ground running from the first day until the last. We cannot afford to do otherwise. Samantala, kasabay ng pagpasa ng FOI sa lalong madaling panahon at paggamit ng kamay na bakal laban sa tiwali, ipagtitibay namin ni Senator Po ang laban sa katiwalian at corruption sa pamamagitan ng pagsasaayos ng bawat pagpapasya sa pamahalan gamit ang simpleng prinsipyo. Discretion always equals corruption. Minimize discretion, you will minimize corruption and eliminate it, and you will be able to eliminate corruption. Hindi po namin kakayanin ni Senator Po ng kami lamang. Kailangan po namin ang tulong ng bawat isa sa inyo. Kailangan po namin ang tulong ng bawat Pilipino. Ito po ang dahilan kung bakit sa aming pag-alay sa aming mga sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang Pangulo man o ikalawang Pangulo, mananatili po kaming independent at walang partido. Naniniwala po kami na sino mang tatakbo o maninilbihan bilang Pangulo dapat hindi nabibilang sa iisa lamang partido, LP, NP, NPC, NUP, UNA o ano paman. Dapat ang tawag na sa kanyang partido ay Pilipinas. At hindi na rin... At hindi na rin po pwede o dapat na ang kapartido ay liberal lamang o nasyonalista o ano paman. Dapat ang bawat Pilipino'y pakinggan at dinggin
dahil kapartido natin dapat ang bawat Pilipino. Pilipinas po ang partido namin, ni Senator po, at ang mga Pilipino ang aming tinuturing mga kapartido. Pagtutulungan at pagkakaisa ang aming layunin. Ito lamang po ang paraan para pantay na mapagsilbihan namin ang bawat Pilipino. Binoto man kami o hindi, gusto man sa amin o ayaw, dapat pantay na pagsilbihan yan ng sino mang magiging pangulo ng ating bansa. Ang libro po ng kasaysayan ng Pilipinas ay malayo pang tuldukan. At ang bawat pangungusap na ito para sa akin po, at sa totoo lang, hindi naman palaging dapat tinatapos gamit ang tuldok o period. Para po sa akin, ang bawat pangungusap ng kasaysayan sa hinaharap ng ating bansa dapat tapusin sa takdang padamdam o exclamation mark. Hindi na po po pwede ang palaging period na lamang. Dahil sa panahon ngayon, hindi na pwede ang pwede na. At kung talaga nais nating di tayo mapag-iwanan, dapat bawal na ang tamad, dapat bawal na ang mabagal sa pamahalan. Dapat itaas na po natin ang antas ng paninilbihan sa gobyerno. Sama-sama at tulong-tulong nating pandayin ang pinapangarap at inaambisyon nating bansa. Isa pong bansa na maunlad at mayaman. Isa pong bansa na maayos at malinis. Isang bansa kung saan masaya ang tao. Isang bansa kung saan nananaig ang katarungan at ganap ang kapayapaan. Isang bansa kung saan pantay ang pagtrato ng bawat Pilipino. Isang bansa kung saan walang maiiwan at walang iiwanan. Ako po si Chiz Escudero, tulad ni Grace, tunay na Pilipino. Isa pong dahilan yan kung bakit nandito tayo sa club, dahil club po ito ng Pilipino. Ako po si Chiz Escudero, isang tunay na Pilipino. Anak, asawa, ama, Bicolanong lingkod bayan. At buong pagpapakumbaba. Sa tulong po ng mahal na Diyos at Nina, na iniaalay ko ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong ikalawang pangulo. Bilang ikalawang pangulo ng ating bansa. Sa muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo at pagpapakita ng pakikiisa. Isa pong maganda at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Salamat tunon, asin Diyos mabalos.